Hey, what's up guys? For today's video, may pag-uusapan na naman tayo. Tungkol ito sa viral na viral video ng isang vlogger. Nagpagawa siya ng bahay na napunta sa sugal yung pera. Yung bahay niya hindi nagawa, hindi nabuo. As in, scam. Ngayon, kaya ako ginawa tong video na to kasi humihingi siya ng tulong sa lahat ng nakakapanood ng video na sana itigil na yung pag-i-influence sa sugal. Kasi maraming buhay ang nasisira, maraming pangarap ang nasisira, at maraming relasyon ang nasisira. Bakit ko ginawa tong video na to? Dahil doon sa sugal. Alam mo kung bakit ko ginawa to? Ginawa ko to dahil na-catch niya yung attention ko. Like, 8 million pesos ang binayad niya sa isang engineer. At ang nangyari sa bahay niya ay puro bakal at kunting yero lang ang nangyari. Hukay-hukay lang, ganun. Panoorin niyo yung video niya. Ang sungit. Kasi ano, ito talaga yung point ng video ko. Kaya ako gumawa ng video kasi sa pera niya na 8 million, yung nawala sa kanya, na-scam siya, niloko siya, pero hindi siya nagalit. Hindi siya gumawa ng masama doon sa engineer. Talagang binigyan pa niya ng second chance. Hindi niya minura ang engineer, hindi niya sinigaw-sigawan, hindi niya pinuntahan sa bahay na magdala ng mga kung ano-ano. Wala. Ang ginawa niya, pinaliwanag niya. At saka, inintindi pa niya yung engineer kung bakit napunta yung pera sa sugal. Isipin mo, ganun siya magtanggap ng pagkakamali ng isang tao. Kaya ako ginawa yung video na to kasi alam mo yun, yung 8 million, kikitain pa niya ulit yun eh. Kasi sikat na siya na vlogger. Kumikita na siya ng mga malalaki, ganun. Pero ang pinopoint niya doon, sana mabawasan na yung mga nag-i-encourage ng sugal. Kasi ang daming problema, sanga-sanga na problema ang humahantong dahil sa sugal. Una, yung relasyon, naghihiwalay ng mag-asawa, naghihiwalay ng magkakaibigan, nagkakatraiduran. Pangalawa, problema sa pera, problema sa pang-araw-araw. Pangatlo, yung tiwala nawawala. Tsaka, alam mo kung anong pinakamagandang parts na ginawa niya? Sabi niya, ipagpasa Diyos ko na lang. So, parang sinabi niya, Panginoon na lang ang bahala sa kanya. Ayaw na niyang magalit doon sa ano. Gusto na lang niya harapin yung kaso. Yun na lang. Pero yung magalit, yung maggawa ng revenge, wala. Kaya humihingi siya ng tulong sa lahat na sana magbago na itanggalin na yung sugal sa buhay. Kasi okay lang naman magsugal eh, like play or enjoy, basta bigyan mo rin ng limitation. Like pag naka 1,000 ka na, okay na yan. Pag naubos na yung 1,000 mo, okay na. Pero kapag aabutin mo pa ng milyon tapos hindi mo pa pera, patay tayo dyan. Diyos ko, huwag yun ang paabuti na pati buhay nyo ang masisira. Pati buhay nyo ang mawawala, pati yung mga kaanak nyo maaapektuhan, pati yung mga anak nyo, mga asawa nyo maaapektuhan sa maling desisyon na ginawa nyo. Ang sabi nga niya eh, pwede pa yung engineer na nagloko sa kanya ng 8 million, pwedeng makulong, pwedeng matanggalan ng lisensya, pwedeng masira ang buhay niya dahil lang sa sugal. Okay, yun lang. Salamat na marami. Bye!